pull that back. Wala na yung clip wave. Pero SGD Omega, kinuha nila. Carry for Yoshino. Nako, eto. Ang kinagandahan dito. No? I think Sunspar's not going for a marksman compilation, team comp. Dito, no? I think they're going for a fighter and an assassin. Hayabusa. Which is, lagi naman nilang ginagawa. But, still, carry. Laban sa dalawang tanke na Akai and Grock, medyo masakit to. Medyo masakit to. Lunox. May tatlo sila pinagpipilian. Lunox, Kagura, apat. Well, actually. Mm-hmm. Lunox, Kagura, Gord, and Gushion. Who will they go for? Gushion! Gushion ang nilock-in nila rito. Yes, of course. It's going to be the Gushion. SGD Omega, they're taking advantage of the idea na merong Grock dito, na merong Harith dito, na merong Akai dito in the X-Borg. So that means, yung carry pick nila, sobrang value na. Mm. And especially, knowing na it's going to be Toshinu, nagagamit niyan. Hindi ko na alam kung anong pwede mangyari. Yes, marami nang pwedeng mangyari, Kuya Butters. Nako, inaantay lang natin dyan is, kung mayu-utilize ba nila yung double tank dito by Team Sunsparks? Mayu-utilize nga ba? Malalaman natin in just a bit as we will be heading into game number one ng last series natin for week number three. Madami pang weeks pero masyado na mainit yung mga laban. And we have to finish this one series na pakiramdam ko is probably yung pinaka-explosive na series natin dito in terms of sheer talent. Raw talent ng mga players. Nandito yung mga rising stars natin. Rising stars. And well, yung iba sa kanila may pangalan eh. May pangalan na. Pero yung karamihan. Karamihan. Iba, rising stars. Alam mo, paramdam ko, kailangan natin simulan to. Let's head it to the Land of Dawn. Sunsparks versus SGD Omega. Game number one. Let us go for the team rundown. Yeah, we Baymax. Have here on Team Sunsparks, JP, Por Hayabusa, yung Fuzakin nga para kay Grock, Renzo, kay X-Borg, Raflisha for Akai, Kill DJ naman for the Haref. And for the side dito ng SGD Omega, it's going to be Kripsu on the Kaja. Kenji will play the Thams. Heath, as the Terizna, Cartesi will play his signature Gushion. And Toshino, signature carry. Signature carry. So I think this is a very good matchup on their laning. No? Pero SGD Health dito being cornered by Renzo. Mukhang hindi siya makakatakas. Dahil na pa nga dito. Follow-up coming from Toshino. Pero mukhang hindi niya naaabutan. The first blood will be taken by Renzo on the bottom side. And JP dito, going in, going out, throwing the shurikens. Ring of Order will be thrown out. Cartesi, inaalalayan talaga nila dito para makuha etong turtle. Oh. And with the fast Shadow Blade Slaughter, ginamit na yung Retribution agad. Walang chance para magkaroon ng reaction. Yes, na napaganda ng pinakita nila doon. Pero itong bot side naman will be taken by Sunsparks. Kasi carry lang, yung natatanging tao dito, wala siyang magagawa para agawin yan. Wala siyang magagawa. And sabi nito, sino, sige, bibigay ko na yan. Kailangan ko lang naman dito makuha kung ano yung meron ako. At hindi ko kailangan masyado makipagpilitan. Pero kukunin yung Silisakno dito. At Silisakno yung isa ng mga pinaka-importante in terms of getting level 4. After mukunin Silisakno kasi, paring Baymax, magiging level 4 ka na. And right now, on the road to level 4, Toshino dito. Pwede na siya lumaban. Pero eto, delikado na nga, natalihan na ng Padler, but still Fuzakin very low on HP and will run away but will fall down into the hands of Heath. Pero Kiel VJ dito trying to run away. Kripsu going in, going out. Wala Divine Judgment dito with a Chrono Dash. Naka! Lahat binabato. Single Vision. And he will go down. Harris will go down as well. Kiel VJ. Cartesi dito. Umahabol. Gusto niya pa. Walang Sword Spike. And that will end the skirmish. Nako po. But on the top side naman, we have seen Hayabusa fall into the hands of Thamuz. But Thamuz as well will fall down. Kripsu going. Ay, naku, boss! Kripsu, gusto pa ng away! Gusto pa ng away! Kripsu! Sige! Oh! With top-down X-Borg Renzo with that killing spree. Naku po, napaka-greedy naman yata doon. Renzo, ano lang talaga? I mean, tama ka din. It's a bit greedy. Kasi nakapasok na siya talaga sa turret niya. And you don't really have that capability to deal that much damage kapag ka ikaw ay isang Kaja. Gusto mo yung Ring of Order mo. Yes. Kung gusto niya sana talaga lumaban doon, he could have waited for another Ring of Order kung gusto niya talaga pumasok doon at gulatin bigla dito si Renzo. Yes. Pero kaso, hindi siya makapag-antay. He wanted to land the passive, yung physical electric attack. Electric chain attack.
pero hindi umabot. Yes. Yun nga, dapat dito yung iwasan nila. But now, the turtle is up for grabs. Ito na nga, mukhang nakita na, magkakaroon yata tayo dito ng agawan sa bottom side, pero hindi na yata itutuloy muna ng Team Sunsparks. Pabi pala yung ano, skin, no? Mm-hmm. Parang gusto ko tuloy gumastos, pero ayaw ko gumastos. Ako, kahit... Pero ayun, gumastos ka na ba? Hindi ako makagastos, wala tayong panggastos. Pero ito, okay. On the bottom side, agawan na ng turtle, and the turtle will be taken down by SGD Omega. Tinakbo yung turtle. Inagaw lang sabay takbo, and the game will be paused right now. I think nagkaroon niyang minor problem. Minor problem, but we will be fixing that. Yung League Ops natin will be tending to that problem para mabalik tayo agad sa game. And para ma-enjoy na natin to, yes. Kasi ang init na ng laban, pinainit pa ni Rencio. Bato siya ng bato ng apoy dito. Flamethrower lang. Sunsparks! Rencio with that 3-0 this early in the game. Nako po. Makaka-build up to ng damage na medyo mahihirap ang depensahan ng SGD Omega. Sunsparks, ano yung ina-expect mo sa kanila dito coming into the, sabihin natin, 3 minutes into the game, mag 4 minutes pa lang tayo paring Baymax, paano ba nila babawiin to? Hindi yun yung pagbawing inahanap mo. Pero expect naman natin that they have the two frontliners here. They have Fuzaken and Rafflesia as their tanks. Sila lang muna yung pag-engage. Then once engaged perfectly like this, saka sila papasok upang i-clear yung kalaban. Kill VJ with that hunt down but would not continue to kill Karlz kasi under the turret na. Pero double kill yun ha. Kripzu and Heath. Kripzu and Heath kill VJ dito. Baymax. Baymax. Nakalimutan ko yung pangalan niyo eh. Kala ko ikaw yung Shinbu eh. Mabilis mo magsalita eh. Pero okay lang, kasi si KLVJ dito talagang nilalagay yung pressure at sumasagot si Karen Tizzy. Pero Renjo rin dito, tamang zone lang din naman kay Toshino sa likod while KLVJ is taking the turret. KLVJ is taking the turret and now Heath, pumasok dito Fuzaken with a wild charge. Nako! Penalty zone dito sa dalawa pero hindi yata sa patch yung damage na ibibigay nila. Tatakbo yung Trista pero hindi magagawa at masusunod na nga with X-Borg's mega kill, Renjo with that 4-0. And look at that, Karen Tizzy dito with the dash out. Roughly siya, hindi siya tatamaan ng 1,000-pounder. Ayaw niyang magpaipit dito. Masyado nga naman delikado. Pero ang hindi niya alam... Nako! Delikado yung ginagawa mo kay Toshino! Lalaban yan! Lalaban yan! Chant Wonder yan eh! Medyo nalugi pa actually ng exchange dyan. Oo, pero si Renzio. Si Toshino dito, alam niya na. Alam niya na pinagbabalakan siya nila Fuzaken dito. Fuzaken with the power of nature. Nakita siya ni Toshino. Sabi ni Toshino, ay pwede to, pwede to. Ay, nag-sprint out. Sprint out lang naman para kay Fuzaken. Kasi iniwan na rin siya eh. Oo. Ni KLVJ doon. KLVJ, siya yung inaasahan dito ng team niyang talaga makapag-farm. Pero looking at Renzio, 4-0-2. Sunsparks dito. Kailangan nila i-ride din yung momentum na ginawa para sa kanila ni Renzio. Ang ganda ng pinapakita niya dito. Kasi, kung isipin mo, ang isang expert naman dito, hindi naman siya yung tipong number burst. Yes. Ang tawag sa kanya, Bruiser. Bruiser, pero speaking of Bruiser, eto na nga, tamang haras ng drama with the last insanity. Pero incandescence out lang para walang makuhang kill si Renzio. Wala nang idadagdag. Ayaw nila madagdagan yung kill ni Renzio dito. Pero eto na nga, hit. Trying to initiate a team fight dito sa turtle upang maagaw nila pero hindi na itutuloy. Ang ganda ng zone naman kasi ni Fuzaken dito. Ang ganda ng zone ni Fuzaken pero sila Cartizzi hindi sila makalapit. Cartizzi, naipit na siya sa 1-0-2 for a very long time now. Hindi siya namamatay pero he can't really get the kills. And kapag ikaw Gusyon ka, 6 minutes in, you want to be farming a lot of those hero kills kasi yun talaga yung pinaka-potential mo dito. Eto na nga, Renzio going ham on the mid lane. Ako, that's a very bad idea. Penalty zone sa kawalan. Fuzaken trying to run away and will be successful on that. But on the top side naman, Thamus versus the Rafflesia and JP. Nako, medyo lugi pa yata dito ang HP ni JP. Pero sabi dito ni Kenji, sige lang, lalabanan ko kayo. Wala naman ang pinaka-problema doon. Pero Harith, nakuha niya yung patay kay Heath. Siya yung nag-hunt down. Binawian niya yung SGD Omega sa pagkamatay kanina ni Renzio. And sabi mo, no, yeah, na dapat they ride the momentum. They ride the momentum. And kahit sabihin natin si Renzio hindi na-ride yung sarili yung momentum, roughly siya dito going in. That's a very nice initiation. Shadow kill and Hurricane Dance to actually take down Kenji. You would take that any day kasi at least walang tao dito sa may top pwede i-push ni JP o kung sino man yung gusto mag-farm dyan.
actually, that's what's scary about Anakay, di ba? Kapag kahit first floor item lang yung meron siya, kayang-kaya kanya mag-dive under the turret. Basta meron siyang isang core damage dealer na kasama, nako, medyo mag-ingat-ingat ka sa gilid-gilid. Oh, pero at least kasi si JP, no, nag-usap din sila. Meron ka ba shadow kill? Ah, kaya to. Oo, kaya. Nasa ganun ang nasa ganung idea sila. Kalkulado na, kalkulado na. Ano ba tingin mo dito? Sino yung nakakalamang ngayon? Kasi looking at the net worth, the gold team, na meron dito ang Sunsparks. Sunsparks talaga. And the fourth tower turrets na nasa side Lord nila, Sunsparks din talaga eh, no? Oh. Pero, just knowing that Toshinu isn't dying, yes, nakakapag-farm siya dito ng dire-diretso. And also gaining assist. Oo, nagkaka-assist siya. Is it safe to say na Sunspark nga ba talaga yung nagdadala ng ulam ngayon o baka pang ngayon lang to? Hindi pa rin natin masasabi pero baka ito nga teamfight na ito yung magdikta kung sila nga ba. Naku po! Ang pangit yata ng Palindo pero Heath will be taken down dito by RX Borg. Naku po, double kill lang din naman. Pati yung Kaja natin na idamay na. Napakaganda ng teamfight nun even though it's a 4v5. Sunspark taking the lead on the teamfight. Ang galing na pinapakita ng Sunsparks dito. This isn't really what we expected from them, but they're showing up time and again. Toshino dito, magiging target. Shadow kill. Shadow kill. One more hit. JP dito. Shadow kill would be enough. Wala lang Toshino. Sapatos yan. Pero kaya mag-takedown ng kahit sino kahit yan sino sa mapa. Nako po, dito sila mahihirapan. The split push and the hunting capability of JP. Medyo mahirap na yan. But here, on the side naman of Sunsparks, the Lord is being taken down by Renzo, Busaken, and KillVJ. Okay, so kanina sinabi natin na pag-rep ni Toshi, nakalimutan natin dito parang Baymax na mayroon pala talaga tayong Hayabusa dito na kaya siyang gamitan ng Shadow Kill at kapag ginagamitan siya nun, tapos. Tapos. Yun talaga ang magiging problema. So kailangan iwasan dito ni Toshi no is etong Hayabusa ni JP, especially with that high and right. Iwas siya ng pagsasolo. Lalo na pag wala sa mapa si JP. Kailangan nila humanap ng magandang pwesto dito. SGD Omega, hindi gumagana dito yung Terizna nila. Heath, right now, is at a 2-6-1. Sunsparks dito. Yung tanks nila, si Fuzaken, meron siyang 2 deaths, 2 assists. Pero it doesn't really matter. Doesn't really matter. Kaya nung damage out mo ng Sunsparks na isalba siya every single time na malalagay sa alanganin. But now, here comes the Lord on the bottom side coming and marching for that turret na to. Sino yung ginagawa pa ni Pusakin dito? Nag-e-emote pa. Nag-e-emote pa doon sa may damo. Wala naman masyado nakakakita. Pero here on the middle side naman and the top side, split push with the Lord yung ginagawang technique ng Sunsparks. Ito yung kagandahan pag may Lord. No? Pwedeng humiwala yung iba. Pwedeng sumama yung iba. Pero ito nga, what a Hurricane Dance on the side. Gushan will run away using incandescence. Nako, ito na. Yung Shadow Assault dito sa likod. Run! Ako po, muntik pang mapasok sa base. Pero hindi na nila mapipigilan pa ang pagkabasag ng torrent nila dito sa baba. And JP dito, trabaho lang, walang personalan, going straight for that top inhibitor turret. Lalaban dito ang Sunsparks, pero SGD Omega, pinipilit pa nilang pigilan to. Gripzu, unti-unti tinatanggal yung minions and all the inhibitor turrets on the side of Sunsparks. Nawala na. Na. But here on the bot side, Renzo pa rin yung lumamang sa laban nila ni Cardi even though wala na siyang ka-HP HP. Si JP dito, masyadong maasim. Maasim. Masyadong maasim. Ganon yung pinaka-ano eh. Ganon yung pinaka-playstyle na pinapakita ng Sunsparks. And they're very good. Very good at executing lineups like this. Kung papasinin mo parang Baymax, si Renzo dito, lahat ng pag-aapoy, lahat ng pagleletsyon, hindi ako nakatingin sa'yo at huwag kang tumingin sa'kin. Oo, huwag kang tumingin sa'yo. Sige. Nagagawa nila lahat. Yes. Napaka-linis. Pero, parang Baymax. Pero, yung top 5, yung 3-man penalty zone dito, walang follow-up galing sa SGD Omega, but still, tamang banat lang. Heath will run away. Hurricane Dance, nakaipit dito yung ating Cardi. Tamang takbo lang din naman. Double kill for Harith. Naku po, hinahabol ni Raflesia. Si Cardi, hindi na nga makakatakas pa. Kenji with that 1v3 will not be enough to kill the 3. And now, Sunsparks, I think, will take this game away. Renzo dito, anong ginagawa nila? Tinitipihan nila yung SGD Omega! Tinitipihan nila! Ano ka? Yan ba yung namanan nyo sa brain? Yes! SGD Omega. They are...